Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Muli ay maghahatid sa inyo ng mga informasyon kung paano alagaan ang inyong sarili. Sa aking po programang Patnubay sa Kalusugan, dito sa aking official Facebook page, paki-click lang po yung follow, like, and share, no, para lumawak, lumawig itong ating programang Patnubay sa Kalusugan, para marami po tayong matulungan. At tulad po itong si Lillian, nagtanong po siya sa akin yung result ng test niya. Tinatanong niya sa akin kung ano ibig sabihin nun. Tapos, sinabi ko sa kanya na, bakit hindi mo tanongin yung doktor mo? Yung result ng test mo, sila ang nag-request ng test nung dinala sa'yo yung result. Eh, katungkulan ng doktor na explain sa'yo yung, kung ano yung result ng test mo. Ito po ang sagot ni Lillian. Tinanong ko naman po, pero bakit di ko po maintindihan ng maayos? Magulo pa rin po. Parang ang naintindihan ko lang po yung sinus. Tapos, hiningi nila kung mag-MRI ako. Medyo mataray po kaya. Nakaka-distract magtanong. Yun. Yan po talaga yung gusto kong maintindihan kung ano yung resulta ng sakit ko. Mahirapan ka talagang maintindihan kasi dahil nga doon sa mga previous tests na sinagawa sa'yo. Ang sabi mo, noong October 16, nagkaroon ka ng ischemic stroke, ang sabi mo. Pagkatapos, noong April 8, nagpa-test ka ulit, 2022, bago lang ito, yung sa CT scan mo, ang nakita ay meron ka nga ischemic stroke. So, October, tapos ngayon present, pinatunayan sa CT scan mo na meron kang ischemic stroke. Doktora, sinasabi din po ba doon ang huli sa CT scan ko, ischemic stroke? Ako, ano po? So, yun po ang sabi niya. Tinatanong niya itong ischemic stroke na to. Ano po ba ibig sabihin ng acute intracranial hemorrhage or focal mass lesion? Yun ang nakita. Tinatanong niya to. Kaya dahil nga po sa dami ang tanong, kaya bigla ko na lang sinabi sa kanya na bakit hindi mo tanongin yung doktor mo? Binabayaran mo siya. So katungkulan ng doktor, ipaliwanag sa'yo kung anong sakit mo. Yung nga sabi ni Lillian, may pagkasuplado daw, sumagot, na hindi siya tuloy makatanong, no? For the sake po ng information, hindi lang ikaw Lillian, para sa lahat ng mga nanonood sa akin sa Facebook, ay sasagutin ko yung katanungan mo. Ang sabi mo, ano ibig sabihin ng intracranial hemorrhage? Ano ibig sabihin nito? Pag sinabing intracranial hemorrhage, ibig sabihin meron kang acute bleeding sa loob ng iyong skull or sa loob ng brain mo. Pag sinabing meron kang hemorrhage, meron kang bleeding inside your skull or brain, ito po isang life-threatening emergency. Kailangan punta ka sa emergency right away para makorek yung bleeding na yon. Tapos, yun ang ibig sabihin nun. Kasi tinatanong mo, ano ibig sabihin ng intracranial hemorrhage? So, ang sagot ko, ito'y acute bleeding inside your brain or sa skull mo. Ito po yung nakakamatay, kaya dapat pumunta ka sa emergency room right away, no? Ang tanong mo pa, ang nakitang result sa test mo, mild cerebral volume loss. Ano po ba ibig sabihin yan? Mild cerebral volume loss. Ibig sabihin po nito, merong area sa brain mo or yung entire brain mo, nawawala yung neuron. Yung neuron, yan ang mga brain cell. Yung utak mo ay lumiliit. Maraming condition yung pagliit o pag-urong ng utak. Ito po ay paiba-iba.
ang magiging epekto nito, nagkakaroon ka ng memory loss at minsan may trouble ka sa pagsasalita at pagbabasa. Kaya po itong cerebral atrophy, no? Natural lang ito pagka nagkakaedad na tayo, medyo umuurong na yung utak natin. Maraming brain cell ang nawawala. Lalo na kung nagkaroon ka ng stroke sa'yo dahil sa stroke mo o meron kang injury o may infection ka, di ba meron ka ring sinus problem. Maraming medical condition tulad ng dementia, stroke, ganon, ay tsaka nagkaroon ka ng kaso ng ischemic stroke, no? Yun na. Dahil sa pagkakaroon ng ischemic stroke na yun, merong na-damage na brain cell mo. Nabawasan yung brain cell mo. Kaya yung merong pagbabago sa utak mo. Kaya ito pong cerebral ischemia or brain ischemia, ito yung condition na walang sapat na dugo na dumadali sa utak mo at hindi niya ma-meet yung metabolic demand. Ano po ba yung medical demand? Eh, yung food mo na kinakain, kino-convert ng body mo into energy. Kasi ang katawan natin nangangailangan ng energy para tayo makaisip, tayo makagalaw. Ngayon, dahil nga nagkaroon ka ng ischemic stroke, no? Yung part ng brain mo ay nawala. Kaya nagkakaroon ka na parang nagsishrink yung brain mo. Nababawasan. Nagkaroon ng changes sa brain mo. Kaya ito kasi ischemia, ibig sabihin, ischemic stroke, ito yung walang enough blood nagpo-flow sa brain mo. Kaya, limited din yung oxygen supply doon sa brain mo. Pagka ito'y nagpatuloy, wala kang ginagamot, wala kang iniinom na gamot, walang nireset ang gamot ng doktor mo, mamamatay ang brain tissue mo. Yung ischemic stroke mo na yan ay makakat off ang blood supply at restricted yung oxygen supply. Kaya mawawala talaga yung brain cell mo. Million of brain cell ang namamatay bawat minuto pag yung stroke ay hindi nagamot. Maring magkaroon ng pagputok ng mga ugat, nagkaroon ka ng hemorrhagic or bleeding stroke. Eh, ang tinatanong mo kanina, ano yung ibig sabihin nakita sa result ng test mo na meron kang, yung tanong mong una, ano po ba ito ang sabi mo, intra-acute intracranial hemorrhage. Meron ka, ano po ba sinatanong mo, ano ibig sabihin ng acute intracranial hemorrhage? Ito po yung meron kang bleeding inside your brain or inside your skull, no? Kaya dahil nga sa nagkaroon ka ng bleeding na yan, delikado yan, di ba? Delikado po yung bleeding na yan sa brain mo. Kaya nga po itong mga restricted yung oxygen supply at saka dahil nagkaroon ka ng ischemic stroke, nawala yung brain cell mo. Kaya tulad na sabi ko, milyong-milyong brain cell ang namamatay bawat minuto pag ang stroke na yan hindi nagamot. Magpuputok yung mga blood vessel mo, may pumutok na nga, meron ka ngang bleeding inside your brain . Meron lang hemorrhagic, no? Apektado yung brain pagka yung dugo ay hindi makarating sa brain mo. Mamamatay ang brain cell mo. Ito po bang mga brain volume loss ay nagagamot? It's not possible, no? Ito po kasing pag nag-occur na yung brain atrophy, nagkakaroon na talaga ng brain damage. Ang gawin mo lang, ma-reduce yung pagdami pa ng namamatay na brain cell mo. Sabi ng research, kailangan ng healthy lifestyle strategy, ma-minimize mo yung pagkawala ng brain cell mo. Kailangan ng proper diet, exercise, at saka yung vitamins, mineral, mga reseta ng gamot ng doktor. You need rest,
tsaka fresh air. Eh kung may edad ka na, tapos na stroke ka na, eh baka hindi mo rin naintindihan yung lecture ko. Kasi yung brain cell mo, hindi, sabi mo, hindi ko ka mo naintindihan. Kasi yun ang epekto nung ischemic stroke na nangyari sa'yo. Paalala mo na po sa vitamin C natin, ito po ay natural, ito po ay meron siyang sodium content, kaya nagpe-prevent ng stomach upset. Ang vitamin C po ay isang powerful antioxidant na nagpapalakas ng ating natural defense. Dahil tumutulong ang vitamin C sa production ng white blood cells, tinatawag nating lymphocyte, ito po yung mga fighting cells na nagpo-protect sa katawan natin panlaban sa infection. Para protektahan tayo sa infection, ma-reduce ang panganib ng mga chronic disease like heart disease and cancer, ang vitamin C po ay magandang supplement. Water-soluble vitamin siya. Ibig sabihin, iinumin mo siya empty stomach, wala ka pang kinain. Para madaling matransport sa daluyang dugo, meron tayong ready-to-use na supplement panlaban sa sakit. I-take mo to 30 minutes before mag-almusal. Kung gusto mong umorder nitong mga food supplement natin na to, pwede nyo po kung i-chat sa aking Facebook page, Patnubay Salusugan, bigay nyo yung pangalan, address, at cellphone number ninyo para ma-process ang delivery sa bahay mo. Cash on delivery po ito. Kaya, agad-agad po, i-chat nyo lang ako kung gusto nyo pong magpa-order po nito. Meron lang po shipping fee, 160 pesos dito sa Metro Manila. Meron ka pang isang tanong, ang resulta ng test mo, mild atherosclerosis of the internal carotid artery. No? Ito yung mga result mo. Tinatanong mo, ano ibig sabihin nito? Mild atherosclerosis of the internal carotid artery. Yun ang result mo. Ano ibig sabihin nito? Dahil meron mga nag-build up, mga sebo, baba, block sa carotid artery mo. Ito oh, yung ugat dito sa tagiliran ng leeg mo. Yan. From the heart, magsasupply ng dugo sa brain. Yan, dumadaan yan sa ugat na yan sa carotid artery. Ang sayo, meron kang mild atherosclerosis of the internal carotid artery. Vis-a-vis yung ugat mo dito sa magkabilang leeg mo na to, ay kumikipot at merong irregularity dun sa lining ng ugat mo dyan. Napiprevent yung proper blood flow sa brain mo. Kaya, kung pagka yung pagkipot ng mga ugat dito ay lumala, yung mga internal carotid artery, maaring itong pumutok, tapos, syempre, pag pumutok yung magbi-bleed, yung dugo na yan pwedeng mag-travel sa brain at pwedeng humarang sa mga blood vessel nagsasupply ng dugo sa brain mo. E di ba nga nagkaroon ka ng ischemic stroke? Yung ischemic stroke na yan, pwedeng mag-cause yan ng paralysis at iba pang mga deficit sa katawan mo. Yung mild atherosclerosis of the internal carotid artery, ang usually po walang mga simptoma. Pero usually, kapag meron kang atherosclerosis, ay ito'y dahil merong pagbara o pangingipot, ang supply ng dugo ay sa brain mo ay lesser. Kaya, kailangan mo din ito ng lifestyle, proper diet, exercise, at gamot, reseta ng doktor. At yung mga supplement na pinopromote ko na pwede nyo pong subukan. Kaya ang mga doktor, binibigyan kayo ng gamot na anti-cholesterol at mga blood thinner, pangalis ng lapot ng dugo. Binibigyan din kayo ng blood pressure medication. Nagko-contribute po yung high blood pressure sa ganyang problema. Kaya kailangan po talaga ito yung medical treatment ang kailangan nito. Pwede mong idagdag yung Super B complex composed of 8 B vitamins, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Ito yung mga essential vitamins na nagko-contribute ito sa overall body function mo.
merong impact sa yung energy level para wag kang manghina sa brain function mo, di ba nagiging makakalimutin ka? At saka sa cell metabolism mo, para yung metabolic process sa katawan mo, para yung food na kinakain mo, ma-convert mo into energy. Kaya, ayun, yun po yung ano, pwede mong idagdag na supplement kung meron po kayong mild atherosclerosis, no? Pagbabara o pangingipot na maugat dahil sa merong nakaharang na taba o cholesterol, no? Ngayon, ang mga supplement na sinabi ko, vitamin C, super, try nyo po. Ang sabi mo rin sa test, meron kang bilateral maxillary sinus disease. Ang maxillary sinusitis, ito yung pamamaga ng sinus mo dito sa mukha mo, magkabila. Kasi maxillary dito, inflammation ng paranasal sinuses mo. Sanhi ng virus, bacteria, o fungus. Ang impression na to, maring meron kang allergic reaction, ang immune system mo, inattack yung healthy body cells mo. Itong infection na to, associated ito ng bacterial and fungal infection. Ano po ba yung bilateral sinus disease? Ibig sabihin ng bilateral, meron dalawang main type of bilateral chronic sinusitis, yung both sides ng mukha mo apektado. Yung chronic sinusitis, ang mucous membrane mo ay namamaga. So, paano mo gamutin yung bilateral maxillary sinusitis mo? Una-una, yung reseta syempre ng doktor. Meron kang saline nasal irrigation. Ito yung nasal spray or solution para magkaroon ng drainage at mahugasan ang maraming irritant at allergy sa ilong mo. Yung iba, binibigyan ng injection ng doktor or mga oral medication, at meron ding allergy medication to. Dahil nga ikaw may sakit na stroke ka, careful sila sa pagre-reseta ng gamot sa'yo para hindi magkaroon ng contraindication. Malaking tulong po yung crystal oil sa yung sinusitis. Magpatakan ng crystal oil sa kamay mo, ipagkiskisan tapos tukop mo sa ilong mo, langhapin mo. Ito po'y nakakalis ng sakit ng ulo at ito'y meron soothing and cooling effect ang menthol. Kaya kung meron kayong baradong ilong, amuyin mo, magpakulo ka ng tubig, patakan mo yung kumukulong tubig ng tapos singhutin mo, nawawala ang congestion sa ilong mo, no? Maganda din yung ating crystal oil sa rheumatic pain, stiff neck, muscular ache, leg cramps, aching feet, pananakit ng likod, sakit ng ulo, pangangalay. Nare-relieve yung pain at irritation sa katawan mo. Kung may pilay ka, may pasaka, nabukulan ka, masakit ang lalamunan mo, barado yung ilong mo, nare-relieve yung asthma attack, cough and cold. Ang gamit po natin ay crystal oil natin. Magandang hihaplas mo sa may varicose vein, sa may hypertension, dito sa may carotid artery mo, i-massage mo siya. Kung may migraine ka, i-massage mo sa iyong sentido, no? Kung meron kang epileptic attack, i-massage mo sa sikmura mo at ipaamoy mo. Hindi ka rin kahagatin ng lamok pagka hinaplas mo yung balat mo ng crystal oil. Available po yan sa Patnubay, no? Tapos, ang resulta din ng test mo, bukod dun sa sinabi mo sa akin na ito pong sa bilateral sinus, pagkatapos meron ka pang nabanggit natin kanina yung mga sakit mo na stroke, no, na stroke ka, meron kang mild atherosclerosis of the internal carotid artery, merong kumikipot yung mga ugat, dinadaluyan ng dugo from the heart going to the brain, no? Yan ang mga yun ang mga resulta ng test mo. Pagkatapos nakita rin sa test mo, no, meron kang brain yung volume ng yung brain volume mo nawawala, no? Kaya nagiging makakalimutin ka diyan. Kaya nga po napakahalaga na
babantayan mo yung blood pressure mo para hindi ka ma-stroke, no? Kaya itong ano, mga supplement, vitamin C, super B complex, lalo na kung meron kang sinus, meron kang inflammation of the sinuses, maganda yung vitamin C at omega 3 fatty acid. Kaya nga po itong chronic sinusitis na yan, na kung ang yung mucous membrane ay namamaga, kaya po nire-resetahan kayo ng doktor ng saline, nasal irrigation, at mga iba, ni steroid kayo, mga injection and allergy medication. Pero itry nyo rin po yung ating crystal oil, ipahid mo yan sa may ilong. Tapos meron kang patchy, micro, vascular, ischemic changes. Yung micro, vascular, ischemic disease, ito yung term na ginagamit na merong pagbabago sa maliliit na ugat sa brain mo. Ang mga pagbabago na to sa ugat sa brain mo, namamatay yung white matter. Yung, ito yung brain tissue na nagko-connect sa nerve fiber, nagsiserve na connection point in other parts of the body. So kapag ka meron kayong microvascular ischemic disease, no, meron kayong patchy microvascular ischemic changes, itong mga small blood vessel mo sa brain mo, ay ito po ay nagkakaroon po ng problema, no? Nadadamage sila, no? Napupunit, nagkakaroon ng bleeding. Kaya nga ang kaya magiging simptoma kung meron kang microvascular disease, inakapos ka ng hininga, nagkakaproblema ka sa pagtulog, madali kang mapagod, kulang ka sa lakas. At ito pong microvascular ischemic disease na to, ang pinaka main goal ng treatment nito, ito isang blood vessel disease ito, kontrolin ang pagkipot at saka yung pagkipot ng maliliit na ugat, maaring it leads to heart attack, no? Maraming medication for small vessel disease, katulad ng nire-reseta ng doktor yung nitroglycerin, yung nasa ilalim dila. Marami pa. Kaya dapat ito ay doctor's management ito. Ngayon, yung activated charcoal natin, ito yung effective na natural treatment or remedy, home treatment for digestive problem. Pag na-impacho ka, na food poison ka, nagda-diarrhea ka, inakabag ka, sinisikmura ka, digay ka ng digay, maasim ang sikmura mo, may bad breath ka, mag-take ka ng activated charcoal para ma-flush out yung toxin at may sa labas ng katawan mo. Kaya nga po, ang ating pong activated charcoal na ito, siya yung natural treatment, very safe and effective treatment sa poisoning and drug overdose, nagpe-prevent ng hangover. Available po yan sa atin sa Patnubay sa Kalusugan. Pwede nyo akong i-chat kung gusto nyo pong magpa-deliver nyan. Yung po bang brain ischemia, stroke ito? Ang ischemic stroke, no, meron kang ischemic stroke eh. Ito yung nire-repair na isang stroke na merong pagbabara sa maugat mo sa brain mo na nagsasupply ng dugo sa brain. Ang pagbabara na to, nababawasan ng blood flow at oxygen sa brain, it leads to damage or death of the brain cell. Tapos, meron kang gliosis or demyelination. Meron nakitang result sa iyo yung gliosis or demyelination. Yung demyelinating disease, ito yung condition na damage yung covering ng iyong nerve fiber. Kumbaga sa kuryente, 'di ba merong yung kawad ng kuryente may takip, natanggal 'yon. Yan po ang ibig sabihin ng demyelinating disease. Demyelination at saka yung gliosis. Ito po nakita sa iyo na yung mismong protective covering ng myelin sheath o ng nerve fiber mo, ito po ay na-damage, natalupan. Kaya
maapektado din yung mata mo nito, spinal cord mo. Pag ang myelin sheath ay na-damage, ang nerve impulses mo, ang sabing ganon, ay maaring tumigil o kaya bumagal, nagko-cause ng neurologic problem, no? Kaya nga po, nagkakaroon ng neurologic problem, ito pong tinatawag nating damage sa cover, yung myelin sheath, yung cover ng iyong mga nerve, no? Ang isa po dito yung headache, madaling sumakit ang ulo mo. Ito po neurological disorder. Yung epilepsy, maraming na-stroke, nagiging epileptic. Yun na nga, yun, tsaka nagkakaroon ka ng sclerosis, meron kang, pwede ka magkaroon ng dementia, Alzheimer's disease, and Parkinson's disease. Ito po yung tinatawag nating neurological disorder, no? Ito yung common na neurological disorder, yung mga headache, stroke, epilepsy, seizure, Alzheimer's, dementia, at panginginig ng katawan, yung Parkinson's disease. Kaya po yung demyelinization, ito'y damage sa cover ng mga nerve, no? Kaya kailangan yun po ng calcium, magnesium. Ito'y napakahalagang mineral, vitamins para lumakas ang buto mo, i-maintain ang cardiovascular system, mag-transmit ng nerve impulses. Ang calcium po nagre-regulate ng pamprevent ng muscle cramps. Ito isang natural remedy sa vertigo and osteoporosis. Ito rin po yung magandang supplement sa hindi nakakatulog. Dahil ang calcium, tumutulong siya sa pag-release ng melatonin. Ito ay kinakailangan para sumarap ang tulog mo. Pag kulang ka sa calcium, ang katawan mo ay hindi makapag-release ng required amount ng melatonin. Ito'y natural hormone na nagre-regulate sa masarap na tulog. Available yan sa patnubay, pwede kayo magpa-deliver yan. Yung gliosis na result mo, ito po yung process, nagkakaroon po ng peklat ang central nervous system mo na involve yung production ng dense fibrous network ng mga supporting cells. Yung gliosis, ito yung prominent na sakit sa central nervous system, kasama na po yung multiple sclerosis and stroke. Ano ba simptoma ng gliosis? No, yun ang resultant test mo. Ito po ay maaring mag-cause ng peklat sa brain mo. Kaya ang mga mararamdaman mo, madali kang magkaroon ng anxiety, depression, hallucination, memory loss, and personality changes, yung iba po ay nagsisisure pa, no? At meron kayong problema sa memory. Di ba nagkakaproblema nga sa memory? Ang omega-3 fatty acid po, ito'y anti-inflammatory property. Maganda ito sa may sinusitis, sa may allergy. Very useful ito sa management ng inflammatory like asthma and autoimmune disease. Ito'y famous para mapababa ang heart attack, heart disease. Ang omega-3 fatty acid po ay nakakapigil ng hardening of the arteries, yung atherosclerosis. Nagpiprevent ito ng heart attack at stroke. Ang omega-3 fatty acid, importante sa brain function and development. Sinasabi po nila, ito po it improve your brain function. At saka ito po ay tumutulong sa Alzheimer's disease. It boosts your memory. Ang omega-3, ito yung magandang magpa-sharpen ang ating memory. Kung gusto nyo pong umorder nitong ating mga food supplement, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Bigyan nyo lang po yung name, address, at CP number mo para ma-process ang delivery sa bahay mo. Custom delivery po ito. Ang ating pong official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, please po paki-click lang po yung follow, like, and share para lumawig ang ating programa. Ngayon po yung dadako tayo sa ating Food for Thoughts, pero bago yun, sa aking pong YouTube channel, Rose Alfonso, please subscribe, pati yung bell, paki-click para lumawig po at para ma-update kayo sa aking bagong video. Dadako tayo sa Psalm 73 verse 26. Ang aking laman at ang aking puso ay nalulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko
magpakailanman. Ito ang sabi ni Haring David. Kaya magandang pangako dito sa Psalms 41 verse 10. Ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin at tutulungan, iingatan at ililigtas kita. Ito'y memorize mo by heart. Ulit-ulitin mong ibahagi. Makikita mo na lahat ng problema mo ay mawawala yung tension mo. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patubay ng Diyos ang sumatin. And God bless us all. Magandang gabi po sa inyong lahat.